Holy Week, ang mga mahal na araw. Ito po ang ating pag-uusapan pagkatapos po ng pagdiriwang ng Kwaresma na siyang paghahanda. Pumapasok tayo ngayon dito po sa tinatawag natin na mga pinakabanal na mga araw ng isang buong taon sa kalendaryo po ng simbahan. Pero mas gusto ko po yung gamit na salita nating mga Pilipino, mahal na araw. Kasi totoo nga po, ang nagbibigay ng kabanalan at ang nagbibigay ng kahulugan sa mga araw na ito ay ang pagpapakasakit ng Panginoong Hesus na nagpakita sa atin gaano tayo kamahal ng Diyos sa gitna ng lahat. Sa mga araw pong ito, mapapansin po natin na first of all, sa devotional side, naroroon po ang iba't ibang mga prosesyon na nakagawian na po ng atin pong mga kababayan at ng ating mga mananampalataya dito sa Pilipinas. Pero sa bahagi din po ng opisyal na pagdiriwang o liturhiya ng simbahan, ang mga araw pong ito ay mamarkahan din po ng iba't ibang mga liturgical processions. Sa Palm Sunday o Domingo de Palaspas, ang tawag ng iba, meron tayong prosesyon ng mga tao kasama ang ministro na daladala ang mga palaspas, paggunita sa pagpasok ng Panginoon sa banal na lungsod ng Jerusalem. Pagdating naman po ng Huwebes Santo, ay nandoon din po ang prosesyon naman pagkatapos po ng misa ng Eucharistia patungo doon sa Dambana kung saan magkakaroon ng adoration hanggang alas 12 ng gabi. Pagdating naman po ng Biyernes Santo, nandoon din po ang prosesyon ng krus sa loob ng simbahan na dahan-dahang tinatalupan o dahan-dahang itinataas at pagkatapos po noon, nagkakaroon tayo ng paghalik sa krus bilang pagsamba kay Kristo at pasasalamat sa kanyang ginawa. At siyempre po, pagdating naman ng Easter Sunday, ang dulo po ng mga mahal na araw o Holy Week na ito, nandoon naman po ang prosesyon ng kandilang sinindihan sa bagong apoy, simbolo ng muling pagkabuhay. Yun po yung tinatawag po nating Paschal Candle. Pero napakaganda po siguro na isentro po natin ang atin pong pagtalakay sa puntong ito sa unang bahagi ng mga mahal na araw na ito. Yun pong mula sa pagpasok ng tinatawag natin na Palm Sunday patungo po sa Holy Wednesday. Siyempre po, ang Palm Sunday para sa atin ay napakahalagang paggunita ng simula ng Holy Week sapagkat ito rin po ay gumugunita sa pagpasok, yung huling pagpasok ng Panginoong Hesus sa banal na lungsod. Una sa lahat, upang makiisa sa tao ng Passover ng mga kababayan niyang mga Hudyo, at pangalawa, upang gampanan din naman ang kanyang natatanging Passover para po sa atin na ililigtas niya mula sa kaalipinan natin ng kasalanan. Ang sinasabi pong prosesyon ng mga palaspas na ito ay nagsimula daw doon pala sa siyudad mismo ng Jerusalem, ika-apat na siglo, 4th century, at nakaugalian pong itong gawin sa hapon ng Linggo ng mga palaspas. Nagsisimula po ito sa taluktok ng Mount of Olives opposite the city of Jerusalem at ito'y bumabaybay dun sa tinatawag ngayon na Palm Sunday Road doon po sa Holy Land. Mula po sa Jerusalem, ang kostumbreng ito
ay isinagawa ng mga Kristiyano sa Espanya at sa Pransya na kilala noon bilang Gaul. Yun po ang lumang pangalan ng Pransya at eventually ito po ay kinuha naman at inilakip sa selebrasyon ng Roma. Ang Roma po noon ang sineselebrate kapag ika-anim na linggo ng Kwaresma ay yung tinatawag nilang Passion Sunday. So, ibig po sabihin, yung liturhiya natin ng Palm Sunday na atin pong ginagawa ngayon, ito po'y kombinasyon ng liturhiya ng Lumang Roma at ng liturhiya din naman na nagmula sa siyudad ng Jerusalem sa Holy Land. Ano nga ba ang halaga ng mga palaspas? Maliban po sa ito'y paggunita sa nangyari sa pagpasok ng Panginoong Hesus sa banal na lungsod, ayon sa kwento ng mga ebanghelista, ang pagdadala pala po ng palaspas ay pamamaraan ng pagdiriwang ng victory o tagumpay. Sa kanyang pagpasok sa banal na lungsod, ipinagdiwang na ng mga tao ang tagumpay ni Jesus na tinawag po nilang anak ni David, ang tagapagmana ng kaharian na ipinangako kay Haring David. Ngayon, alam niyo po, ang isang siguro'y kapansin-pansin sa kwento po at pagdiriwang ng Palm Sunday ay ginagamit po natin ang tinatawag na double gospel. Maliban doon sa kwento ng prosesyon, sa pagpasok sa banal na lungsod, daladala natin ang mga palaspas, nandun din po ang pagsasadula o dramatic reading ng Ebanghelyo, either kay Mateo, kay Marco o kay Lucas, depende po sa liturgical year. Ito po'y nagpapakita sa atin na ang tagumpay na pinagdiriwang natin sa palaspas ay hindi po yung sinasabi ng iba na chipipay na tagumpay tulad ng mga politiko. Hindi po, kung hindi tagumpay na pinuhunan ng krus. Kaya po, hindi pinaglalayo ang kwento ng palaspas at ang kwento ng krus. Mahalaga po yun that the day is called the Palm Sunday of the Lord's Passion. Naalala natin, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi sa Ebanghelyo ni San Juan, "When I am lifted up, I will draw all to myself." John chapter 12, verse 32. "When I am lifted up, then you know that I am." John 8:28. Hindi po naghihiwalay ang kwento ng palaspas bilang luwalhati at tagumpay at ang kwento ng krus at pasyon ni Kristo bilang natatanging daan patungo sa tunay na tagumpay na yan. Kaya po, naiiba talaga ang kwento ng Panginoong Jesus, no? At yan din po ang dahilan kung bakit kapag binasa natin ang Ebanghelyo, sabi po doon sa Mateo 21:2-7, sabi po doon, "Minabuti ng Panginoon na sumakay, hindi sa isa, kung hindi sa dalawang hayop, ang ina na donkey at ang batang donkey," na sabi doon, wala pang sumasakay. "A colt on which nobody has rod, together with the mother donkey." Para ba sinasabi dito, kakaiba ang konsepto ng pagiging Mesiyas ni Jesus. Kakaiba ang paghahari na isinisigaw ng mga tao, no? Hindi siguro nila alam, pero iba ang paghaharing daladala ng Panginoon. Kaya po alam nyo, sa pagpasok natin sa Semana Santa, Holy Week, mga banal na araw
mahal na araw, ito po dapat yung maging disposisyon ng atin pong pagdiriwang. Huwag lamang po nating tignan, pagnilayan ang sakit at dusa ng Panginoong Hesus. Magaling tayo mga Pilipino dyan eh. No? Yung pasyon, penitensya, pagpapako, no? Bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Well, siguro po may konting sakripisyo, pero dapat nating isipin glory and agony. Glory and the cross, they come together. Ito po ang ibig sabihin ng mga unang bahagi, unang araw ng mga mahal na araw. Samahan niyo po uli kami sa susunod nating pagninilay dito sa gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos.